si nanay napaka-generous niya talaga. Wala siyang inisip kundi magpasaya at tumulong sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan, sa kahit sinong makasalamuha niya talagang she always thinks about others. Si nanay kasi sobrang mapagmahal talaga siya sa apo niya, sa amin, saka sa mga anak niya. Sa kabila ng kahit makukulit yung apo, ginagawa niya lahat para mapasaya yung mga apo, katulad ng pagsisipag niya. Hanggang ngayon, naghahanap buhay pa siya. Napakasipag na nanay. Yung nasa ospital yung asawa ko, at siya yung nagkasikaso at tumulong sa akin para madala sa mabuting yung kalagayan ng asawa. Then the song over the radio, and I can feel bringing back all I know, like a whisk, like a kiss, like a voice to remind me I don't have to fly away tonight. I just need to find a place that I can call my own. Call my own. Mathematician. Hindi pa kami tapos mag-compute, lagi siya tapos na. And lahat kami may dala pang calculators, tapos lahat kami meron pang mga formulas na inahawakan just to solve the problem siya. Alam niyo na yung sagot. Super! A package all in one na lahat ng kailangan mo nasa kanya na. Hardworking at saka super friendly, mother figure na lahat. Compassionate, good leader, and generous. Dynamic, go-getter, and resilient. Resilient yung nanay ko para sa akin na kumbaga may never give up attitude siya. Hardworking kasi si nanay eh. So, bata pa kami, puro sa work, yung work-related, tsaka yung practicality kung paano humawak ng money. Hands-on mom siya to a point na 5 o'clock na sa bahay na siya to, for us. And kailangan sabay-sabay kaming kumain and lagi siyang nandun. She's very hands-on and then lagi siyang nag-guide and she's our role model. She has delegated her job as a mom because she's always working at the same times. Kasi anim kami, so ang tatay ko at saka siya, we're like pulling together. But most of the time talaga, they're out because she's one independent and very, very productive woman. Yung pagiging working mom niya noon, hindi ko masyado naranuman dahil lagi ko siyang kasama. Kasama niya ako sa mga kliyente. Halos araw-araw kasama ko siya. Very hands-on nga. Ang dami ko natutunan bilang 6-year-old, 5-year-old. Napaka-sweet ni nanay kasi laging andyan na yung pagkain ni tatay, andyan na yung kuha ng paboritong snacks ni tatay kapag manonood ng TV or yung kanyang favorite slippers na bibili ni nanay galing palengke. Even na busy si nanay sa kanyang trabaho, hindi niya inaano na wala siya sa amin after office hours. Kailangan after 5 o'clock, nasa bahay na siya and magda-dinner kami pare-parehas, sabay-sabay. Yung sobrang, ano siya, loving. Yung family namin mom-dominated, so yun. Strong yung personality niya. Hindi siya showy sa physically. Isa sa hinahangaan ko sa nanay ko, eh kahit na isa siyang mahusay na leader. Siya ay, submissive na asawa. Hindi niya tinatapakan yung role ng tatay ko. Kahit man dumating sa pagkakataon na mas malaki ang nagagawa niya for our family, hindi niya yung pina-feel sa tatay ko. So, isa sa magandang ugali bilang asawa, yung you do things selflessly. Hindi siya humihingi ng honor pagkatapos na gawin yung mga bagay. At lagi niyang ini-involve yung tatay ko na sa pag-parenting. Sabi niya sa amin noon, every time na pinapangaralan kami, tatandaan niyo ang kay Pedro, kay Juan. So, very, yung justice niya sa pag-ahawak ng tao, talagang balanse at saka walang favorites. Kahit sinasabi niya yan sa amin, tinuturo sa amin, napaka-generous niya. Ang mismo yung mga tao nagsasabi, lalo na kapag meron may sakit o may nangangailangan ng tulong niya. Lahat ng makakausap ko na naging empleyado niya, wala silang masabi sa nanay ko when it comes to generosity.
her tao, her staff, her agentes as a family. Wala akong masasabi, one handling people, mas priority pa nga niya minsan yung mga agente niya kesa sa family. That's how she puts herself into her job. Nung magkasama na kami, parang yung time na hindi kami, yung mga time na hindi kami magkasama, parang minimake sure niya na bawiin yun. Sa mga anak ko talaga siya parang nanay. Spoiler pa rin. Lalo na yung sa akin kasi first yung sa akin. Sa akin siya may first apo, tsaka first na babaeng apo. Spoiler siya actually, pero very strict siya. So, kahit minsan wala siyang sabihin, mata-mata lang, susunod na yung mga apo niya. Si nanay, napakahusay na lola. Kasi isa na ako sa huli nagkaanak sa amin, nauna na sila ate. Nakita ko na doon pa lang sa anak, yung ipamamana niya, pinaghahandaan niya na hanggang sa apo. So, nakakatuwang isipin at masaya sa pakiramdam na yung nanay mo hanggang sa pagtanda ay blessing sa inyo. Ganun talaga. Yung hindi namin kaya ibigay, siya nagbibigay. Kunyari, di ba pag may humingi yung bata, sa tingin mo medyo nasa expensive side. Alam na nung bata ko saan lalapit kay Lola. Balance naman. Lalo na ako because I'm a single mom. So si Gab, my son, has always, you know, look up to sa lola ng anak ko. Na parang ako din. So very independent. So sa dami din ng apo niya, she's been fair. So walang favoritism. Sa lahat ng gagawin mo, gawin mo yung best mo at saka maging humble ka sa lahat. Yung faith kay God, yun ang tinuro niya sa amin. Na kahit anong mangyari, huwag ka mawawala ng pag-asa. Lagi kang magdadasal. Hindi lang kailangan maging average ka. Kailangan mag-strive ka. You go out of your comfort zone para mas lalo kang mag-improve. So she will actually go over life as it is because she has so much faith. Kahit na may problema at malalim, she's like a flamingo eh. Nakakatayo siya. She stand tall, she's balanced, and she deals with everything. So that's how I see nanay ko, which we admire so much. Na hindi mo mararamdaman us growing up na may problema siya sa kahit na anong gastusin, sa kahit na anong problema na pinagdaanan niya. That's how strong she is. Actually, best na napamana niya sa akin. Pagiging selfless talaga. Dahil itong buhay na to, mas masaya kung mapagbigay ka. Mas masaya kung mapagpatawad ka. Mas ibibless ka ng Diyos dahil inuuna mo yung iba. Yun ang gustong gusto ko sa nanay ko. Una muna yung iba. Ang Diyos ang bahala sa makes me want to want to tell sometimes sell my heart trade it for nickels and dimes I could leave it stop believing what I feel the wind remind me I don't have to fly away tonight I just need to find a place that I can call my own can call my own happy birthday night happy birthday just need to find a place we love you. Hi, Nanay. Unang-una, happy birthday. Minabati kita na ika-75th birthday mo. And wish ko lang magpatuloy ang iyong magandang kalusugan. Happy birthday, Nanay. I love you. Nay, happy birthday po. Maraming salamat po sa lahat mula nung simula hanggang sa ngayon. Sa pag-aalaga sa amin, maraming salamat po. Nay, happy birthday sa'yo. Napatunayan mo na sa 75 years na ng buhay mo ay talagang the life best lived is the life lived for others. Kaya pag tumingin ka ngayon sa mga tao sa paligid mo, makikita mong lahat kami sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Maraming salamat. I wish you good health, long life, happy birthday, and we love you very much. Happy birthday, Nanay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga anak at sa aking pamilya. Happy birthday. To Nanay Ruming, thank you very much
sa lahat-lahat na ibinigay mo sa amin at sa pagmamahal na naibigay mo sa amin at sa sakripisyong ginawa mo para dun sa family natin. Hindi kami ngayon ganito kung hindi dahil sa iyo. Tinuruan mo kami maging matibay, matatag, at the same time, tinuruan mo kami maging masipag. Sana po ang wish ko lang, maging healthy kayo at saka tuloy-tuloy pa rin. Kung anong gusto mong ginagawa, lahat ang magpapasaya sa iyo, sige gawin mo. Susuportahan ka namin doon. Ang gusto lang namin makita, masaya ka and at the same time po, malusog. I love you! Hi, Nay! Happy birthday! Alam mo naman na mahal kita. 75 years. I want more plus 75 kung pwede. Thank you for being with us. Especially to my family. Naiiyak na ako. Basta lagi mong tatandaan. Nandito kami lagi sa'yo. At wish ko lang is bigyan ka pa ng mahabang buhay at maging healthy ka pa at lagi ka maging masaya and marami tayong laging makupuntahang bansa. I love you so much! Happy birthday! Hi, Nay! Happy birthday! Ngayon, 75 years old ka na. Ang wish ko, sana humaba pa yung buhay mo para mas makasama ka namin ng matagal. At saka, thank you dahil ang bait-bait mo sa mga anak ko. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ng mga bata. Happy birthday! Nay, sana lalo pang humaba yung buhay mo para mas marami ka pang matulungan at ma-witness mo pa lahat ng magandang blessings ng mga anak mo. I love you. Of course, Mother. You know how much we love you. You know how much you mean to us. So, lahat ng tough love mo work on us to that advantage. And for that, we take our hats off to you. And you have emulated to us how it is to be independent, how it is to be resilient, and how it is to trust God. And I think, ang laking factor na hindi alam na lahat, na tahimik ka lang, pero alam mo yun, big bang, di ba? So, lahat ng ginagawa mo, tahimik lang, with all the humility, pero laging winner. So for that, we love you, Nay, and we will always take our hat off to you, and we'll always pick up whatever you advise to us. Happy birthday! Nay! Happy 75th birthday! Sabi nila, diamond daw yung 75th. Pero para sa akin, dati ka pang diamond dahil napaka-rare mong gem para sa buhay namin, magkakapatid at namin mga friends mo at mga na-influensyahan mo sa buhay. Masayang-masaya ako na nagsiselebrate tayo ng hindi lang ng age mo, kundi ng richness ng buhay mo sa iyong mga kaibigan, mga natulungan, mga kamag-anak, kahit mga kaaway mong hindi mo inaway, pero napakabait mo talaga. Isa kang inspiration sa akin, ang buhay ko napakaganda dahil sa iyo. Ang view ko sa buhay, sa trabaho, uunahin ko ang lahat maliban sa sarili ko. Dahil ang success ay hindi binibigay ng ninuman kundi ng Diyos. Ang gusto niya lang, gawin mo yung work for Him. Para sa akin ay, idol kita. Bawal man lang daw yung idol, pero ikaw na yung pinakamalapit na idol ko sa buhay ko. Wish ko sa'yo yung buhay na hanggang sa dulo ng lahat ng to, na ma-enjoy mo, mas madami kang matulungan, yung purpose mo bilang leader, bilang tagapagtanggol ng naaapi sa opisina. Ayun ay, happy, happy birthday! Ang wish ko sa'yo, at di lang wish, but prayer ko sa'yo, na magkaroon pa ng napaka-fruitful na buhay. All the best, Nay! Proud na proud ako, at mahal na mahal kita. Happy birthday! I just need to find a place that I can call.